iba kasi yung batas, iba yung plano ng presidente. Tama ba yung pagkarinig ko? So tama yung rinig ko. Magkaiba po ang nakalagay. So tama yung rinig ko po na sabi niyo kanina. Kasi nagulat ako dahil presidente yon, sekretary mo, nasisipa siya ngayon. So, hindi, yun po ang sinabi niyo eh. Mr. President, let me clarify muna. Ha? Let me clarify. That's what you said eh. That's what you said. Napasa po yung... No, that's what you said. Apo. You said that meron plano ang presidente iba sa batas. Sir, sagutin niyo tanong ko. Huwag tayong paikot-ikot. Hilo na nga ako eh. Paikutin mo pa ako. Di lalo ako nahilo. This year lang? So it took nga 1 year. Wow. Oo. So don't worry, may 5 years pa naman eh. So, kasalanan nga siguro ng presidente yon, Fred. No. Naawa na ako sa presidente. You know naman, hindi ako close sa presidente. Pero naawa naman ako. First of all, may I agree with you. Hindi ko na ulitin, but agree. Pero alam mo, lahat ng tao may talent eh. So kung ang talent nyo mag-ipon ng pondo, dapat lumipat kayo sa land bank. Hindi, kasi kaya ka na sa agency eh. Alam mo, ngayon ko lang aaminin to. Last year, I disagreed with Senator Cynthia Villar nung sinabi niya, alam mo, hindi lang yung laki ng pondo, paano i-utilize. Kasi I've been with many agencies and working in DFA, we work with all departments. Usually, pag binigyan ka ng mas malaking pondo, tumataas din yung ano mo eh, yung efficiency mo. Tapos minsan, halimbawa, kulang yung pondo mo, so hindi mo ma-complete, kaya nawawala ng gana. But you know, hearing the percentage today, eh kung ang passing sa high school is 75%, eh, ang grade nyo lahat, 29%, 3%, etc. Diba? Baka nga you're in the wrong agency. But can I clarify one thing lang, sir? Tama ba rinig ko kanina, sabi mo, sir, kaya namin hindi nabigay yung medical, iba kasi yung batas, iba yung plano ng presidente. Tama ba yung pagkarinig ko? May batas po. Tapos mayroong plan na nagsiserve as IRR. So tama yung rinig ko. Magkaiba po ang nakalagay. So tama yung rinig ko po na sabi niyo kanina. Kasi nagulat ako dahil presidente yon, sekretary mo, nasisipa siya ngayon. So, hindi, yun po ang sinabi niyo eh. Mr. President, let me clarify muna. Let me clarify. That's what you said eh. That's what you said. Napasa po yung... No, that's what you said. Apo. You said that meron plano ang presidente iba sa batas. Napasa po yung plano na CFIDP previous administration po. O kaya nga, bakit presidente? Para president po ang nag-approve. So ang may kasalanan si President Duterte. In-approve po yung plan prior administration po. Okay. O gaano katagal na po ang Marcos administration? Mahigit na po isang taon. Oh, mahigit isang taon. Kailan mo bringing up sa kanila na, sir, mukhang mali yung IRR, mali yung batas? Sir, sagutin yung tanong ko. Huwag tayong paikot-ikot. Hilo na nga ako eh. Paikutin mo pa ako. Di lalo ako nahilo. Diba? Ang tanong ko simple, Mr. President. Kailan mo bringing up sa administration na to na may problema kayo dahil iba ang IRR o plano sa batas? Kailan? 1 month. After po ako ma-appoint last year, November 11, 1 month before, after ako ma-appoint, nag-assume ako ng November 14. Ang sinasabi ko po is kailangan reviewin. Reviewin o bigyan mo ng bago? I-review po yung kasi no, marami po. Sir, you're the head. Ang mga senador ang nagsasabing dapat i-review. Congressman dapat i-review. Ang media dapat review. Kung ikaw yung head, so kung Senate President ay presidente, ako, head ng agency, dadaling ko sa kanya, sir, eto batas, eto IRR, mali. Eto alternative, sir, mamili ka. Kasi you're sworn to execute the law. So kung gusto mo mag-congressman, senador, tumakbo ka. Kasi yun ang ano ng congressman at senador, sir, mali ata yan, paki-review, pakibigyan kami. Pag ikaw ay head ng agency, magbibigay ka ng plano. So 1 month after ka umupo, sinabi mo na paki-review dahil mali. Kailan ka nagbigay ng alternatives?
Mr. President, nagpadala po kami ng mga feelers sa Malacañang. Sir, anong feelers? Ilang tanong ko eh, nagpadala ba kayo ng alternative o hindi? Nagpadala po kami. Nagpapadala po kami at actually, mayroon pong utos sa amin ang presidente ngayon na mag-submit na ng total plan, no? Okay, parang long term. So plan. Sir, hindi ka nababagalan na after one month after kang i-appoint at one and a half year na ang presidente, saka ka palang gagawa ng plano. Hindi ba dapat pagka sinubmit mo at may alternatives ka, mamimili na presidente? Ngayon, kung wala kang alternative at sinabi gawin ng plano, bakit wala ka pang plano? So hinihintay mo pa ang presidente, ilan po ang iniisip niya? Nakita mo ba sa APEC kung ilan ang inattendan niya? Medyo iba sa ibang presidente, ang daming inattendan everything. So iisipin pa niya trabaho mo o ikaw mag-iisip nung trabaho mo? Kasi Mr. President, hindi ako nagsalita sa agri, but sa isang press con sinabi ko na ang presidente ay Secretary of Agriculture. Step up naman kayo. Kayo naman ang magtrabaho para sa kanya. Baliktad eh. Parang siya PSG, kayo presidente. You want him to take a bullet for you eh. Kung hindi ko clarify, kukunin ng media yan, yun ang statement mo kanina. Iba kasi ang batas, iba ang plano ng presidente. So kung hindi ko clarify, yun ang kinuha ng media, di sinisi mo pa presidente. So klaro ba yun o hindi? So kailan mo isasubmit yung plano, sir? Nakasubmit na po, Mr. President. When did you submit it? Bali, after nung meeting po namin, binigyan ako ng a month. Tapos na-submit namin first week of November. Okay. So do you see my point? That at the time na eto IRR, eto batas. So I commend you kung nakita mo mali yung IRR. Ba't hindi ka mag-submit ng tama ka agad? So isang tanong, isang sagot tayo. Diba? But Mr. President, so that, you know, may DICT pa, may CHR. Submitted this year or last year? So, no. Seryoso akong nahihilo ko. So, pwede bang pasubmit na natin sa kanya timeline? Because just confused, Mr. President, together with the minority leader, when he submitted, he said November. But when November? This year or last year? First week of November this year po, yung plano. Yung total, yung... This year? This year lang? So, it took nga 1 year. Wow. So, don't worry, may 5 years pa naman eh. So, kasalanan nga siguro ng presidente yun, Fred. No, so, my point, Mr. President, is wala namang pumipilit sa atin pumunta sa gobyerno eh. Choice natin pumunta sa gobyerno. Kung ito ay private, tama ba, Madam Chair, no? Tangunan. Di ba kung private to, pinire mo na eh. Kasi malulugi ang negosyo kapag kayong department heads mo, head of agencies, gano'n. Diba? Yun nga, tumahimik ako sa buong agriculture, pinapanood ko kayo, etc. Pero naawa na ako sa presidente. You know naman, hindi ako close sa presidente. Pero naawa naman ako eh. Lahat na lang ng bintang sa agri. Hindi ba kayo naawa na in the first year, ang presidente sinabi, agriculture ang focus. Tapos lahat ng issue, sibuyas, presyo ng bigas, agricultural smuggling, sugar, panay na lang agri, onions, di ba? So, on one hand, maaring hindi nyo kasalanan yan individually. Pero pati ba ang coconut mechanization, magiging problema pa ng presidente? Di ba? Hindi ba pwedeng mag-step up tayo ng kusa? So, Mr. President, what I'd like them to submit, yung two agencies na to, as a sample sa agriculture, mag-submit sila ng timeline para makita natin and sila mismo makita nila. Then next year, sana hindi na ito maulit muli. Alam nyo po, nagpalakpakan ang mga coconut farmers nung yung 100 billion ay nabigay eh. And I know for a fact si Senator Villar, hindi rin natulog yan ng... Kasi ma'am, di ba, na-veto pa ata yung una eh. Di ba? So, pabalik-balik tayo doon. And you know, 100 billion might seem so big now and in what is given. But I've been in government long enough na parang ang laki ng 10 million. 10 years later, baliwala yun. Ang laki ng 100 million.
10 years later, if you're talking about 100,000 farmers, baliwala yun. O, wag natin pong sayangin yung 100 billion kasi kung ganun din lang, ilagay na natin sa lupa. Kasi kikita ng malaki o paghati-hatian. De, hindi pumayag si President Duterte na paghati-hatian na lang ng mga farmers. Yung ibang senador, hindi rin. Pero kung ang sasabihin natin, 29%, 2%, medical lang, hindi natin maibigay. Alam mo, sa bansang ito, 4 to 6 people do not see a doctor out of 10. 4 to 6 people do not see a doctor. Namamatay that they don't see a doctor. And you know, if you look at the 4Ps, yung coconut farmers are always there, are the poorest of the poor. Except that some of them kasi sumasideline na. Coconut farmers, tapos ano din sila, what you call this, tricycle driver, jeepney driver, di ba? So, kung sa poorest of the poor, hindi natin maayos to. And kung priority na to, priority na nga, presidente na nga ang ano, ganyan ang attitude natin. You know, I feel as disgusted as my colleagues here na bakit ganon. So, hindi kita kilala, sir, hindi, I mean, familiar ka sa akin, pero I have nothing against you, no? Pati sa mechanization. Pero, ano eh, sumapol kasi eh, pati sa statistics eh, no? I hope there are some statistics na hindi na share ngayon na meron namang magandang performance. But give us that timeline and then I hope yung buong Department of Agriculture, may bago naman kay Secretary, naka full-time yon, nakatutok yon, di ba? But, you know, akala ko retired na ako pagsasabi ng ano eh, pagka ano, kailangan meron ding nagre-resign, meron ding fina-fire, etc. No? But, I know, I'll just put everyone on notice, Mr. President, that following what you said, next year, sa committee level pala, I think, baka hindi pa umabot eh, sa mga hearing na lang ni Senator Villar, pag hindi, di ba, pag ganyan din ang report natin, wag na natin ituloy, kasi nga, how do I put it? Ang mga parliamentarians nandito, kung nanonood yung mga taga-Thailand na sila nag-aral dito sa IRI, kung nanonood yung mga taga-Vietnam na may gera sila nung kami ay pinanganak or lumalaki, eh ngayon, iwan na tayo, tapos napakinggan kayong dalawa, matatawa sila sa atin eh. Diba? So I'll end there, Mr. President, and just want to express nga the collective disgust in all of this, no?